Let's go. It's just a rain. We're waterproof. Please, Jehovah God, take care of us. Well, guys, ang layo ng biyahe namin na to. Ito yung medyo exciting part, guys, eh. Kasi mag-ride kami ng malayo. It's 380 kilometers away from Wellington to Taupo. But yung ulan natin ay after 100 kilometers the rain will stop. Medyo maaga yung alis namin ngayon dahil sa malayo ang biyahe namin. And mabuti na lang, guys, napakaganda ng aming accommodation doon sa hotel na tinulugan namin. Nakatulog kami ng relax at maayos. Wrong choice of pants. Parehas kayo. Pareho tayo. Akala ko kasi ampun lang kanina na maigang. Basa. Basa din yan. Bidin ka na rin ng bagong sapatos kasi basa na. Yeah. Nice, nice. Mami, ako basa na rin yung ano ko, kapote ko. Bili ka bago. Guys, ito yung fries nila sa Pusoy, oh. Carlo, no breakfast. Pusoy ulit. Pusoy. Pusoy. Pusoy on board. Wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. No. Are you sure? Dinner. May ilalagay ka sa loob? Nasa isusi. Sabi mo, ikaw na magtatago. Nalagay mo dyan sa pants mo, sa jacket mo. Sabi sa'yo eh, nasa'yo eh. Buti na lang, may dala tayong 70 degrees na gloves, guys. Pwede ulit mabasa. Pag iakit nyo yung motor, guys, huwag nyo iakit na pag ganyan na bigat. Kailangan, ganyan mo yung manibela, tsaka mo ita yung ganon. O, di mas magaan. Let's go, ma'am. Pag-usapan natin ngayon kung ano ba yung mga dapat nyong dinadala kapag ganitong long ride. Yan. Ngayon, na-appreciate ko na yung water repellent, yung aking helmet ngayon, pati ang helmet ni Mrs. Max, kung nakikita nyo, ayan, oh. Oh. Yung tubig, nag-repel down lang, para siyang naging hydrophobic. Yan yung mga dapat na meron kayo sa mga motor nyo kapag nag-ride kayo. Kasi pag inabutan kayo ng ulan, yung visor nyo, eh, dapat laging clear ang vision nyo every time you ride. Sayo, ma'am, okay ba? Approve ka lang pagka okay. Yeah. At syempre sa mga gantong long ride, dahil na-practice na natin to sa Ironman before, lagi tayong nagbabaon ng mga extra gloves para pag nabasa yung gloves mo, paltan mo lang, hindi ka malamigan. Kasi yan yung control mo eh. At least meron kang baon na dalawang pirasong gloves. Kung maaari, tatluhin mo na. Kasi hindi umasabi ang weather. Kapote. Yan. Dapat helmet.
Yan. Siyempre, riding boots, no? Tapos, pinaka-importante, siyempre, sa lahat ng gagamitin mo ay yung komportable ka. Yung kung may na-feel kang discomfort, do not use that. Kasi siyempre, malayo yung biyahe. Siyempre, yung riding jacket mo dapat water-resistant din sa mukha ng suot kong jacket. And also, yung pants mo dapat waterproof din. Sa motor naman, ano yung mga dapat nyong dala-dala sa motor? Meron kang visor cleaner, mga basahan mo, pabunas mo in case na madumihan ka. Konting tools, pangpasak sa mga butas ng gulong. Kumari may dala kang maliit na compressor, available naman yan sa mga online. Kumbaga dapat full pack ka kapag ka ikaw ay nag-ride ng ganito na long ride. Syempre, huwag ka kakain masyado ng marami, konti-konti lang kain mo. Kung meron man akong nakalimutan sa aking mga sinabi, comment down below para at least ma-notify ko naman kayo. Yan. Isa pa palang tip ko sa inyo mga boss, kapag umuulan, huwag na kayong magsuot ng baklava. Kasi kanina, nakasuot ako ng baklava, yung water na galing sa helmet ko, diba? Ito, helmet. Yung tubig pupunta rito, basa ngayon yung helmet. Ngayon dadaan sa baklava yon. Ngayon yung sa baklava mo, iahatid niya doon sa inyong jacket. Kaya ngayon guys, basa yung aking t-shirt na suot, pati yung aking riding jacket. Nabasa siya because of the baklava. Ngayon, napatunayan ko na effective nga itong discarding na isip ko. Tanggalin mo lang yung baklava. Ngayon, wala akong suot na baklava. Kahit tumuulan, yung tubig hindi siya papasok dun sa loob ng jacket mo. Gas muna tayo dito sa Bulls. Palagi ako nga tapat sa number 6, mami. Hindi kasi gustong gusto ko ngayon kasi birthday mo yun. Kaya nga ako lagi natatapat sa iyo kasi number 6. Mami, 6-6 tayo ha. Tapos na yung regla mo eh. Wala ka na. Malapit na kami sa Taupo. Mga 220 kilometers pa siguro. Nararamdaman ko eh, mukhang kakain na tayo dito. Kasi medyo mahaba-haba na yung biyahe natin. Oh, yung Taupo pa ganun eh, kumaliwa dito. Sabi ko na mami eh, malakas ang pakiramdam ko pagkakain na. Yup! Napuin ka? Namumula oh. Can I check direct? Pucha, may replano sa loob. Wala. Baka na-irritate lang. Parang dito yung hapdi eh. Parang may hayo. Frankie, may eyedrop siya eh. Hey, we're complete. Alright, let's go. Nakapagpalit na rin ako ng damit ko. And I feel more comfortable now. Let's go. Mabuti lang, mami, binilhan mo ako. I feel comfortable now. Oh, sweet. Hindi mo ko naalala. Nagagabi mo, ma'am. Palitan mo nga tansi kasi umukulat. Palitan mo na. Palitan mo na. Huwag ka namang kapalit ng asawa. Let's go, ma'am. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feeling lighter. You whip up my appetite. So nice. Sunset na yan. Malaking bayan din pala itong Taupo.
Boulevard Waters. O, sa Pilipinas may Watermax. Dito may Boulevard Waters. At meron pang Sacred Waters dito. O, diba? Bakit puro water yung pangalan ng resort nila? Kailan kaya yung Watermax Resort? Ay, gusto pala. Ah, dito tayo mag-i-stay sa Alpine Lake Motel. Oh, Joe is there. Alpine Lake. Ang dami namang room nito. Mag-grill tayo, Direk. Ayun o. Gusto lang natapag dito. Tanungin natin kung paano. Yes. Alam mo, atos dito o. Oh, dito. Dito naman yung room namin ni Boss Ella. Hoy! Hey! Dito kami! Hoy! Nice room!